Okay, again, hindi na record. Okay. See it? 163.3, body fat 40.4. Yes. Hi everyone, it's Kim and welcome back to my channel. And today is, I'm gonna show it to you. Today is Friday, May 11. I hope nakita nyo. So yun. Dapat lang timbang day ko is Thursday, right? Every Thursday. But what happened is, when I woke up yesterday, I am really thirsty. Not really, really thirsty, but parang nasanay na kasi ako umiinom ng tubig talaga sa umaga. So, yun, napainom ako ng isang baso ng tubig. Eh, kapag ako nagtitimbang, kailangan kasi hindi ako umiinom ng tubig. Walang laman yung chart ko, even water. Just my weight when I woke up in the morning, because yun ang weight mo talaga. Walang laman ng chan mo and water, you know? So, sabi ko, sa isip-isip ko, bukas na lang ako magtitimbang. Kasi na-found out ko, nung mga bandang 30 minutes after, nung inom na ako ng gamot ko para sa thyroid, nakita ko Thursday doon. Nakala ko kasi Wednesday lang. So, yun. Late na. And sabi ko, bukas na lang ng umaga. And today, yun nga, Friday, May 11. So, okay. I just wanna tell you, last week, Saturday and Sunday, I ate a lot of junk food. As in, a lot. Excuse me. I ate a lot of fries, ice cream, chips, name it. Name it, guys. And a lot of fried chicken. Yun. And macaroni, mashed potatoes. Last week, 1.5 lang ang nabawas sa timbang ko, diba? Parang na-feel ko, parang bumabagal na yung aking metabolism. So, metabolism. So, yun. Feeling ko bumabagal na siya, kaya nag-reset ako. Nireset ko yung katawan ko, kumain ako na kung ano-ano, walang intermittent fasting, walang hold ng calories. Kumain ako probably 4,000 calories Saturday and Sunday. Both 4,000 calories. Mga nakain ko lahat-lahat. But so, yeah, tomorrow I'm gonna eat white rice and menudo. Yeah, cheat day ko tomorrow. No whole calories but intermittent fasting. You know, tapos sa Sunday, kakain ako ng junk food without intermittent fasting. Para syempre kailangan ng katawan natin yung mga yung not healthy food yun. Kailangan ng katawan natin ng ganung pagkain. Hahanapin niya yun eh. Yan. Okay. Ayun lang, nag-gain ako ng muscle, tapos nag-lose ako ng body fat, ng 1.5 body fat, tapos 3 pounds of weight. Yun, oh my God. Intermittent fasting is really, really worth it to try, guys. It works on my body. And I don't have any problem talaga. Kapag intermittent fasting, hindi ako nagke-care sa mga calories na kakainin ko. Kasi 600 calories lang, full na talaga ako noon until 5 o'clock. Tapos, syempre, before 8, kailangan makakain ako ng food. O, and another 600 na naman. Or depende, 400 calories na sanay. Tapos, yung 200 sa like, snacks for 4 p.m. You know, tapos kakain ako ng mga bandang 7 yan. Talagang hindi ako nag-worry sa calories kasi kung gusto niyo talaga mag-lose ng weight with intermittent fasting, try to cut your try the calorie deficit diet. Isabay niyo 'yun. Pero syempre kailangan meron din kayong balance yung protein niyo, carbs and fat para hindi kayo gugutumin kinabukasan lalo na sa gabi. Kailangan more on protein and fat ka. You know. And today, I am gonna start drinking apple cider vinegar. But yesterday, I already drank one bottle, like a 1 mason jar. You know, nag-drink na ako nun 1 tablespoon of apple cider, 2 cups of water, and 1 tablespoon of honey,
and a little bit of cinnamon and vanilla extract. Yun, and ang sarap niya, guys. Hindi mo talaga malalasahan yung ano, apple cider. Ang sarap. Para ka lang kumakain ng ano, ng lumalabas. Para lumalabas yung accent ng pagkabisaya ko, no? Yun. Para ka lang kumakain ng apple pie. Promise. Like, pata or cinnamon buns. You know, para ka lang kumakain ng ganun. Ang sarap kayo. Naubos ko ng isang baso. Hindi ko expected na mauubos ko siya. Kasi before, long time ago, 2 years ago, nung tinry ko yung apple cider, talagang I hate it, like lemon and apple lang. Apple cider, I hate the taste. Like, masuka-suka ako. Pero ngayon, syempre, kailangan mo lagi ng twist para mainom mo talaga siya. And para makuha mo yung benefit ng apple cider. And yes. Yan. Maglalakad ako today. Kasi yesterday, hindi ako naglakad. So, maglalakad ako today. And probably, I'm gonna walk tomorrow also. But I am not sure. Because yung talagang rest ko Saturday and Sunday. So, sa paglalakad, is Monday to Friday ako naglalakad. But yesterday, kasi, wala ako sa mood maglakad. Siyempre, kapag huwag mong pipilitin yung sarili mo mag-workout kung wala sa mood. Kasi yun ang sinasabi ng katawan mo eh. Huwag ka mag-workout. Huwag ka maglakad. Huwag ka magsayaw or mag-lift weight, anything, cardio. Kapag sinabi ng katawan mo na wag, yung feeling mo wag, huwag mong pipilitin. Kasi once na gawin mo talaga, parang na ano ka, yung na-overwork yung katawan mo. Siguro kasi, hindi siya maganda. I'm not sure sa iba, ha. Ako kasi ganun kahit noon pa. Kapag alam ng katawan ko na ayoko mag-workout, tas pinipilit ko mag-workout, tas lalo, ano, parang nai-stress ako. Ganun. Kasi parang gusto ng katawan ko magpahinga, eh. Like, I wanna give myself a, like, time to rest, ganyan. So, yesterday, I'm just resting. Yesterday, watching. So, no stress, you know. And eat lang ng good food. So, yeah. Thank you guys for watching and have a good day. See you on next Friday. Every Friday na ako mag-ano, but yes, I need to wake up every Friday. Kasi, ano na eh, mag-vacation na ano ko last day na sa ano, May 22. Summer vacation na nila. Kaya, kailangan ko ng masanay magising talaga ng umaga sa Friday. Para makapag-weigh in lang ako. But, yeah, bahala na si Batman. So, yeah. He's doing a floss again. Bye, guys. Thank you for watching. Bye, guys.